din. Parang lagi pag ulan, childhood memories yung ano, kasi nakakalaro ka sa ulan pag tanda ka. Tapos ngayon pag umulan, bahay na lang, eh, traffic eh. Sakit ka, hindi ka makakapagkabaho, bukas, hindi ka tulad nung... Unlike yung dati, no? Pag ulan, happy lang. Kasi pag bata ako, parang din ba lang sa'yo eh, basta mag-enjoy na lang. Tsaka nung bata po ako, may mga barkada po kasi ako noon. So nung huli kami ng mga tepang lugan sa mga ating lote, yun po, tapos yung lola ko din po, sobrang naalala mo kasi nagluluto po siya ng champorado kapag kumulan para mainit. Diba? Kaya sopas, yun po. Nakakatawa lang siyempre whenever we think of the rain. It brings us back sa childhood memories natin. And ako before, nahihilig ako sa memories sa gutter, yung pag may namumuhong tubig dun sa gutter. Yung parang pwede kang mag-swimming dun sa gutter. Sa akong saring domain. Oo, yung hindi mo ka lang gumalilis o yun eh. So, it brings back a lot of memories, not only for, especially when you're a child. And syempre, sometimes yung mga memories na hindi na natin siya pwede ano, may experience ulit. So, yun, yeah, parang elements like the rain, it brings us back to, ano, to good times when you're young. And yun, ako now naman pag umuulan na yun, it's just a nice excuse to drink coffee or to sleep kasi ang sarap matulog pag umuulan. Short, 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 short,
May mga intimate scene si Carlo at saka si Nadine sa movie, hindi rin. Hindi naman po. Hindi naman intimate. It's more than yung mga ganung ano, it's the entirety ng pelikula sana ang makapakita. Hindi lang dun sa mga ganung klase mo. Direk, ano po ang, of course, lahat naman tayo nag-expect natin na maganda yung kalalabasan sa box office ng lahat ng mga movies na palabas. So far, pagpasok ng 2019, parang isa pa lang yung masasabi ng hit na hit. So tingin mo yung ano yung panlaban ng ulan dito na pwede siyang lumaban sa box office? Yun na nga po. Kayo ang aming panlaban. Dahil may kakaiba kasi yung genre niya, mix siya na. May hindi siya romantic comedy, hindi rin siya drama love story. It's a mix of a lot of genres, plus may magic realism factor siya. So I think yung ano ng movie is, this is new, relatively sa Pilipinas, bago yung pelikula. So bago ihahain, dahil maraming Hollywood blockbuster movies na summer movies, so sana yun yung makalaban. Support, hashtag support local. Sana. Tsaka sana yun, tatilikin natin yung ano natin, industriya. Kaya this is a call actually. So bago yung mapapanood nila? Ibang klase? Ibang pelikula po. Yun. At tsaka yun, meron siyang nilalaman. Ano, okay. Prinsipyo. Thank you, thank you. Thank you, ate. Our next question. Una muna sa lahat, congratulations. Kasi napaka-relax mo na. I remember nung comes away, parang hiyang-hiya ka pa, di ba? Hindi ka makausap. Pero ngayon, yung dal-dal mo na. So, it's a big accomplishment. Accomplishment na naman. Nandito ako sa... Di ba? So, I remember nung unang makisulat ang ulat, ang leading man pa si Sian Lee. So, what happened? Bakit napalitan siya ni Carlo? May mga ano po eh, nangyari, mga schedule tsaka artistic ano, choices po. So, are you happy with Carlo na naging kaparehan niyo na din? Opo naman. Kasi kay Carlo parang nagkakaintindihan na kami. Sabi nga niya, hindi ko kailangan mag-pitch sa kanya for everything. So, oh! I love it. So, kumusta naman sila ni Nadine on screen? Nung ano po kasi itong kwento ni Maya, ang kailangan niya nga, dahil woman's journey siya, pagmamahal sa sarili ng isang babae, ang kailangan niya ay matatapang na lalaki at generous na lalaki as leading men. So I'm so grateful for AJ, Marco, and Carlo for giving it their, ano, parang binigay nila kay Nadine yun. So ano bang role ni AJ dito? Yung first heartbreak. So she had two heartbreaks, AJ and Marco. Marco and before she met si Carlo. Yes, ako. I see. So, yung movie parang yung mga pelikula ni, yung lagong kay Liam Neeson, yung may puno, di ba? Monster Calls. Monster Calls, di ba? Parang ganun. Huwag ganun ang dating niya, di ba? Ako. May budget lang yun. Napinagahal. Pero ang ganda-ganda po. O, yun nga, napinagahal yung elements ng bata sa so, ganun din dito, they meld together. Okay. Yes po, para ganun po. Well, it's a very daring attempt for you kasi first time na may magta-try ng ganun dito sa local films. I hope you can really pull it off at sana maging mag-quit ang movie ninyo kahit the first time nila din on her own without her collaborating. Yun po, sana kumita para marami pang makagawa. Not just for me as director, just for them, but for the whole, ano din. Yung magkaroon ng tayo ng tapang na sumubok sa iba't ibang klase ng kwento. Dahil marami-marami pang klase ng kwento at paraan ng pagkikwento. At sa tingin ko at this point, nakalayo ka na sa shadow ni Joyce Bernal. You are now on your own. Pero siya po ang ano dito, creative producer po si Derek. Ang bongga mo. Pero na-mention mo na ba, excuse me, na-mention mo na ba na ito yung first, ano, na-mention ko na sa kanila, link. Parang sa ano? Sa Instagram? Sa Instagram. Pwede mo lang short lang direct bago ko patanungin si Ray Pumalo. Yung background ng story, ng script. Yung script kasi ano pa to, short story siya nung
script continuity supervisor pa lang po ako kay Direk. Mga X44 pa yung ginagawa namin noon. Isang dekada na siya. Pero nagsimula siya as a video exercise ko sa UP Film Directing Class. Tapos yun, Maya na yung pangalan ng batang nanggugupit ng sariling buhok at nakikipagbaril-barilan at gusto nang umakyat ng puno. Parang nagsimula siya sa ganong video exercise and then hindi na siya umalis sa akin yung character. And then it turned into a short story na nakita lang ni Direk naka-infit sa script ng X44. So sabi niya, ba't di mo gawin screenplay yan? So doon siya nagsimula. Okay, so alam na natin ang simpang Alex, Maria, at of course si Carlo, about our movie pula and the tandem, first time to, di ba? So, sino po ang gustong magtanong ng una? Ito ni Shai, come on guys. Asa ba ating roaming mic? Rose, may tanong ka? RK, ikaw, may tanong ka? Magtanong ka na? About the movie, Teha? Kay Direk, nanakainin. Ano kaya ganitik ba lang sa kwento? Love story ba ito? Romance? Apo. Romance, love story. Umikot siya dun sa konsepto kasi na kapag umulan at umaaraw, kinakasal ang mga tikbalang. At kung bakit nagpapaulan yung langit sa gitna ng kasal nila. Dahil tunol yung langit sa pag-ibig nila. So yun yung papel ko ng tikbalang. Usually, may tikbalang sa pinito. Meron po. Nandun sila. Yes, sila. Kakast po sila. Kung sana nakakapagsalita sila kanina, sana natanong sila na love story nila. Charot. Kasali sila. Thank you, Greg. Sa mga bida, sa mga isa natin, ano ang rules nila? Kasi parang flashback based on the set, parang circa 50s pa. Set po siya sa present, pero bumabalik siya sa childhood days na mga early 90s, ganyan. Yung si Batang Maya at si Present Maya. Ano mga roles ng mga artista natin? Well, Marco muna. Yes, ako po dito si Andrew. Isa po ang architect na very established, kumbaga sa pagdating sa buhay. And then, mag-meet ko si Maya sa isang wedding also. And then, doon mag-start yung plano namin, yung love story namin. Pero, ako rin po yung mag-hurt kay Maya. So, yun. Ako yung mananakit sa kanya, and sa akin siya matututo. And then, yun. Ako naman po si Maya. Hopeless romantic po kasi siya. So, yung love para sa kanya kakaiba. Kasi nga, simula bata pa lang po siya, lumaki na siya sa lola niya dahil na wala po yung parents niya. So para sa kanya, very magical ang love. Tsaka asang-asa siya na makikita niya yung true love niya one day. Pero po kasi ito po kasi maganda yung journey ni Maya dito kasi meron po siyang ibang matututunan bukod sa pagmamahal sa ibang tao. Yun po is yung to love herself. Ako si Peter, isang volunteer sa isang NGO. Positive yung outlook sa buhay, masayahin, madaling makisama sa mga tao. Mas nakilala ko si Maya, yung first encounter namin is din sa waiting shed. Tapos yun, parang inigay niya ko siya maging volunteer sa NGO. Hindi naman ito direct na tawag-trayan, pero? Hindi ko. Para siyang different stages of love, so hindi lang ko ayan. Si Little Girl Smile. Ako si Little Maya. Ako po yung nag-start ng journey ni Ali Nadina, which is Big Maya. At doon na po. Doon na po natutuwan kung paano po. Huwag na kanya po, for the realize na kung na ang love po, thank you. Thank you. I love